Sabi dito sa balita, Chudoro slams Chinese Foreign Ministry. Talagang sinilang ho itong si Defense Secretary Gilberto Chudoro na isang taong matapang. Meron hong paninindigan para sa ating bayan at higit sa lahat, walang kinakatakutan. Diba? Born to be wild. Rar. Ay, sorry. Anyway, bumwelta ho. Bumwelta ho si Defense Secretary Gibo Chudoro dito sa spokesperson ng Chinese Foreign Ministry. Talagang binagsakan niya. Isang bagsakan lang guys, pero malakas yung impact. Sabi ho ni Gibo Chudoro, ayusin mo ang pananalita mo. Nakakainsulto ka na. Diba? Tapos dagdag niya pa, welta ni Defense Secretary Gibo Chudoro, wala na hong bago. As expected na ho natin yung mga yan, lalo pat sa lungat ho sa demokratiko pamumuhay ng Pilipinas, itong China, lalo pat pa ulit-ulit na gumagawa ng state-sanctioned propaganda at nagpapakalap ng fake news. Kaliit-liit na problema, pinapalaki nila. Diba? Anyway, basahin na muna natin to. Defense Secretary Gilbert Chudoro slammed spokesperson of China Ministry of Foreign Affairs for ensuing statement that he said insulted President Marcos and the Filipino people. Kasi you know guys, sabi ni Mauning, dapat mag-aral ho ng batas itong si President Bongbong Marcos. Abay, sinabihan ba naman ang ating presidente na mag-aral ulit? To the point na hindi mo alam yung level of education ng President Bongbong Marcos, graduated po yan sa Oxford. Diba? Kung sinabihan niya ang presidente na mag-aral muli, parang nainsulto din tayo, tayong mga Pilipino na nag-aaral dito sa bansang Pilipinas lamang. Ang presidente nga nag-aral sa Oxford, ininsulto. Tayo pa kaya na nandito, na nag-aaral sa bansang Pilipinas? Talaga namang malaking pang-iinsulto yan. Abay, mukhang ikaw dapat ang unang mag-aral, ano? Dapat matutunan mo muna yung tinatawag na mabuti na asal. Kasi wala kang magandang asal eh. Diba? Tamang proper of manner. Bago yung international law na yan. Oh, basahin mo yung international law na yan. Kasi, you know, yung UNCLOS niya, hindi nyo masunod-sunod. Tapos gusto nyo kami sumunod sa, ano, sa One China Policy. Abay, para naman tayo nagtatarantaduhan dito, ano? Diba? Gusto nyo kami sumunod sa sinasabi nyo na One China Policy. Pero yung attitude nyo sa West Philippine Sea, hindi nyo maayos-ayos. Hindi kayo sumusunod sa UNCLOS. Hindi nyo kinikilala ang lugar lang ninyo sa lugar namin. See? Yan yung sabi ni Gibo Chudoro na mahilig silang magpakalap ng state-sanctioned propaganda at mga fake news. Diba? Kaloka. Anyway, sabi pa dito, it is unfortunate that the PRC, People's Republic of China, Ministry of Foreign Affairs spokesperson, stooped to such low and gutter level talk. Diba? Parang kinakausap mo lang ata dito, batang puslit eh, no? Nasasabihin mo, mag-aral ka muli. Pang ginagano niya lang ang presidente. Resorting to insulting our president and Filipino nation and further debasing herself, the ministry and party she represents in the process. He said in a statement issued late last night. So ano yung issue dito? So the Chinese embassy in Manila earlier yesterday singled out Marcos as the only head of state to congratulate Taiwan's president-elect Lai Ching-te among 182 countries which established diplomatic relation with China. There's nothing wrong if our president congratulates the newly elected president of Taiwan. As long as, di ba, hindi naman siya naging parte ng kampanya. As long as yung pinapahalagahan niya lang dito, yung mga OFW, there's nothing wrong with that. Bakit nagiging resulta ito ng malaking issue sa inyo?
Kinongratulate lamang ho ni President. Wala naman pong mali. Hindi niya naman po sinabi na, ah, okay, congratulations, wala na ho kami, din na po namin sinusunod yung One China policy. Hindi naman ho nagsalita ang presidente ng ganun. Siyempre, kinongratulate niya because, dahil, you know, madaming OFW doon sa Taiwan. There's nothing wrong with that. Diba? At saka hindi lang naman ho presidente nagbati doon. Pati ibang mga countries din. Nakaloka. Sabi pa dito, furious over the president congratulatory message, China lash out saying it sends a new Nero signal to Taiwan independence separatistic forces. So ganito kasi yun guys. Yung China, kinikilala nila as of the moment na probinsya lamang nila ang Taiwan. Eh yung Taiwan guys, yung presidente ng Taiwan ay anti-China at sinabi na you should face the reality na kami independent countries na kami. Eh, ayaw naman kumawala ng China. Gusto nila kilalanin na napakaliit na probinsya nila ang Taiwan. Diba yun yung gusto nilang ipalabas? So nag-congratulate lang si Pangulong Bongbong Marcos. Parang sinasabi nila na ito ay signal na pinapayagan daw ho ni President Bongbong Marcos ang independence ng Taiwan na, you know, kumawala na dito sa China. Wala naman hong sinabi si Pangulong PBBM. Napakalawak naman ng pagiging overthinker nyo, ano? Diba? The highly undiplomatic comments also warned the Philippines not to play with fire and advised Marcos to read more on China-Taiwan history. Okay. But then again, ito na nga, sabi ni Chutoro, we should not all be surprised. Oh. Wala nang bago, sabi ni Chutoro. Being a nation and peoples enjoying the privilege, right, and freedom of a democratic society, that an agent of party and system of the government incompatible with our way of life. Diba sabi nga ni Chodoro, itong ano na to, China na to, sumasalungat sa demokratiko pamumuhay ng Pilipinas. Lalo pat pa ulit-ulit ito na gumagawa ng state sanction, propaganda, and disinformation. Diba? So the Department of the National Defense added that such statement and action are unfortunate. But I am myself unsurprised that the spokesperson's statement were on brand. We and the world should not expect more. He stressed. Ito yung balita guys, panood natin sa inyo. Sa China, si Defense Secretary Gilbert Chodoro, pang-iinsulto raw kay Paulong Bongbong Marcos ang sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry matapos bati ni PBBM ang bagong Pangulo ng Taiwan. Nasa frontline ng balita yan, Camille Samonte. So our relations now stands at a crossroads as facing a choice of where to go from here. Ganyan inilarawan ni Chinese Ambassador Wong Silian ang estado ngayon ng relasyon ng Pilipinas at China. Anya, kailangan magdesisyon ng Pilipinas kung anong direksyon ang tatahakin ng ating bansa. Sinabi yan ng Chinese Ambassador sa isang event sa Makati ngayong gabi. Nagkomento rin siya sa pagbati ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong halal na presidente ng Taiwan na si Lai Ching-te. Hindi raw yan nagustuhan ng China. Labag daw kasi ito sa One China Policy kung saan itinuturing na isang probinsya ng China ang Taiwan at hindi hiwalay na bansa. Pagbibigay diin ng ambassador, sensitibo ang isyu ng Taiwan at tanging China lang ang dapat na humahawak nito. Hope that the Philippine side will stay committed to the One China Policy pursued by successful Philippine administrations since the establishment of diplomatic ties between China and the Philippines and respect China's internal affairs. Sa isang pahayag kahapon, pinayuhan ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning si Pangulong Marcos na magbasa pa ng libro at intindihin ng mabuti ang isyu ng Taiwan para makabuo ng tamang konklusyon. Ang pahayag na yan, binweltahan ni Defense Secretary Gubot Yodoro, pang-iinsulto raw ito kay Pangulong Marcos. Pero hindi na raw siya nagulat dito, lalo't inaasahan niya na raw na isusulong ng Chinese Foreign Ministry ang kanilang propaganda at maling impormasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. See? Mga pala desisyon eh.
mga pala desisyon, diba? Oh, ngayon, binweltahan ho. Talagang isa sa pinakamatapang na tao sa bansang Pilipinas, itong si Gibo Chodoro, talaga, ano? Walang kinakatakutan, walang kinikilingan, serbisyong totoo lamang. So, saludo ho, Defense Secretary Gilberto Chodoro, mabuhay ka pa. So, anyway, yun lamang ho, guys. That's me again, si Mima Alicia Nyo. At magbabalik ulit para sa ating panibagong video.